Ngayon, pag-uusapan natin kung ano-ano ba ang advantage at disadvantage ng isang automatic na motorcycle. Alright, let's go! What's up mga bigan, it's me Jay-Z and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga, pag-uusapan natin yung mga advantage at disadvantage ng pagkakaroon ng automatic na motor. Pero bago ang lahat mga bigan, background lang muna. Itong M3 natin ay halos 4 na taon ko nang ginagamit. And since then, wala pa akong nagiging major na problema sa motor na to. At lahat ng advantage at disadvantage na pag-uusapan natin ay base sa halos 4 na taong experience ko dito. At para sa inyo, naglista ako ng 7 advantage at 5 disadvantage ng isang automatic na motorcycle. Alright, simulan na natin. Siyempre, unahin natin yung mga advantages. Una sa listahan natin mga bigan, ang automatic na motorcycle po ay very convenient. Bakit? Dahil automatic nga siya. Hindi na po natin kailangan na mag-clutch o mag-cambio. Lalo na sa traffic mga bigan. Kapag naka-manual ka kasi, titimplahin mo pa yung clutch at cambio mo. Nakakapagod po yun mga bigan, no? Lalo dito sa Pilipinas na palaging traffic. So good thing, merong automatic motorcycles para sa atin. Pangalawa naman sa listahan mga bigan, ay ang bigger compartment. Ibig sabihin mga bigan, mas marami tayong pwedeng madala sa motor natin. Tulad ng tools, jacket at marami pang iba. Halos lahat kasi ng manual motorcycles, maliit lang or wala talagang compartment. Yung compartment mga bigan, ito yung nasa ilalim ng mga upuan. Kaugnay nito, yung pangatlo sa listahan natin. Ito ay yung mga hook. Ito yung mga bigan. Pwede tayong magdala pa dito ng iba pang gusto nating dalhin. Let's say bag o kung anumang pinamili natin, pwede yan dyan. Pang-apat naman mga bigan, pagdating sa performance, malakas po sa arangkada ang mga automatic motorcycles. Ibig sabihin, for a few seconds, mabilis po niya na maaabot ang about 60 to 80 km/h na speed. Another one sa listahan natin ay ang nakasarado o may cover yung gearings niya o yung tinatawag nating CVT o panggilid. Hindi tulad ng sa manual, yung kadena niya tsaka sprocket ay nakalabas or minimal lang yung protection. Ngayon, kung sa scooters ay nakasarado, ibig sabihin nun, hindi siya madaling masisira nang dahil dun sa mga sumasabit-sabit na bagay, bato. Marami na kasing naging issue na ganun mga bigan, no? Then, pang-anim naman sa listahan natin, ay almost all of the automatic motorcycles ay may mas malapad na upuan at malaking leg space. Ibig sabihin, sobrang comfortable niya, lalo na sa long rides kahit sa mga OBR or angkas natin. Hindi tulad sa mga manual, kadalasan, makitid lang yung upuan nila, then yung paa mo ay nasa iisang posisyon lang. Which is nakakamanhid yun, lalo na sa long rides. Kasi compared sa mga scooters, madami kang pwedeng maging pwesto para hindi ka mangalay. At therefore, ito yung pang-pito natin. Sa lahat ng mga sinabi ko kanina, ibig sabihin nun, ang automatic motorcycles or scooters ay bagay na bagay para sa mga beginners. In short, beginner-friendly ang mga scooters. So dako naman tayo sa mga disadvantages. Siyempre, hindi pwedeng puro advantages lang. Una sa listahan natin, for the disadvantages, ay malakas po sa gas ang scooters. Kahit i-compare pa natin siya sa manual. Let's say parehas na 125cc, then fuel injected, all stock na makina, mas malakas po talaga sa gas ang automatic. Pangalawa naman,
ay hindi po masyadong safe ang silinyador ng scooters. Sabihin na natin na biglang galawin ng bata o kung sino man, automatic aandar yan. E paano na lang mga bigan kung may mabubunggo ka sa harap mo tulad ng kapag traffic, di ba? Hindi katulad ng sa manual, kapag nakapiga ka sa clutch or naka-neutral ka, kahit pihitin mo pa yung throttle mo ay hindi ka aandar. Pangatlo naman, so kanina, di ba, sabi ko, advantage niya na convenient siya. Comfortable siya, pero disadvantage niya rin yun. Bakit? Dahil nga wala na siyang masyadong trail, nakakaantok po siya. Example ko na lang dito, ay nung mayroon pa akong panggabing trabaho noon, habang pauwi na ako, madaming beses po akong muntik na maaksidente noon kasi inaabot na po ako ng antok sa daan. Pero siguro, kung naka-manual ako that time, eh mabubuhayan ako ng diwa noon kahit papano kasi magdamag akong magtitimpla ng clutch at ng cambio, di ba? Ang pang-apat naman sa listahan natin ay ang maintenance cost. Ang scooters po ay may dalawang klaseng langis. Ang engine oil at ang gear oil. Then, ang gearings niya ay yung tinatawag na CVT or panggilid na may maraming parts. Ibig sabihin, mas maraming palitin at mas maraming gastos. Hindi tulad ng sa manual na halos sprocket at kadena lang. Ngayon, para sa panglima naman natin, di ba sabi ko rin kanina na malakas yung arangkada niya. Ngayon, ang trade-off niya o yung kapalit nun, hindi po gaanong kataas ang top speed ng scooters kung ikukumpara sa manual. So, ibig sabihin, sa arangkada, let's say from 0 to 60, mauuna po talaga ang scooters. Pero kapag sa rektahan na, nandun na kayo sa pinaka top speed nyo, mas mataas po ang naiabot ng manual. Again, ang major advantage ng pagkakaroon ng automatic motorcycles or scooters ay ang convenience, comfortability, at beginner friendly. At ang major disadvantage naman niya para sa akin ay ang fuel consumption at maintenance cost. So sana nabigyan ko kayo ng kaunting idea about sa automatic motorcycle or scooters. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh.